Alright mga amigos, ayon sa ESPN boxing analyst na si Barbosa, sa nakaschedule daw po na November 2 fight ni WBA World Lightweight Champion Gervonta Tank Davis, pangunahing kandidato daw po si na WBA World Super Lightweight Champion Jose El Rayo Valenzuela. May kartadang 14 wins, 2 losses with 9 knockouts sa posibleng makalaban ni Tank Davis. Si Jose El Rayo Valenzuela po mga amigos ay ang umagaw ng WBA belt ni Isaac Pitbull Cruz nitong Agosto. At ang isa pang matunog na posibleng makalaban daw po ni Tank Davis ay si WBA Junior Lightweight World Champion Lamont Roach. May kartadang 25 wins, 1 loss, 1 draw with 10 knockouts. Hindi po malabong patulan ni Tank Davis itong si Lamont Roach na nasa mababang timbang dahil kung atin pong matatandaan mga amigos, noong walang mapiling kalaban si Tank Davis noong 2023, kanila pong pinaakyat sa lightweight si Hector Luis Garcia. Kaya hindi po malabong ulitin ng kampo ni Tank Davis ang ganitong diskarte. Samantala sa iba pang balita, ang boksingerong ipapalit daw ng top rank kay Shakur Stevenson na pasikatin bibida po sa November 8. Walang iba kundi ang 2020 Olympic silver medalist, undefeated Kishon the Businessman Davis. May kartadang 11 wins, no losses, no draws with 7 knockouts. Kanya pong makakalaban ang Mala Marcos Maidana, also from Argentina, na si Gustavo Daniel Limos. May kartadang 29 wins, 1 loss with 19 knockouts. Actually dapat undefeated pa ito, naluto lang po ito noong Abril kontra kay Richardson Hitchens. Si Kishon Davis ay ang kasalukuyang number 3 lightweight contender sa tatlong major sanctioning bodies. Isang impresibong panalo ang tiyak na maghahatid sa world title fight kay Kishon the Businessman Davis. Samantala, ang ipinagpalit sa $1.8 million kontra sa $100,000 ni WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr. Malalaman kung sulit ba kung ang magiging panalo ba niya kay Derek Cuevas ay magpapataas ng kanyang market value kapag tinalo niya ito. Matatanda ang kamakailan, tinanggihan po ni Brian Norman Jr. ang tumataginting na $1.8 million na alok ng matchroom upang labanan ni Brian Norman Jr. si Jaron Boots Ennis. Ayon sa report, kadalasang bayad lamang po sa mga laban ni Brian Norman Jr. ay $100,000. Ganun po kalayo ang agwat, at ang isa pang masakit dito ay undercard lamang itong si Brian Norman Jr. kay Kishon Davis. Kumpara kung pinatulan sana niya si Jaron Boots Ennis, sila po sana ang main event. Sa iba pang balita, magpapakitang gilas din sa undercard sa November 8 ang rising star ng top rank na si Abdullah Mason. May kartadang 15 wins, no losses, no draws with 13 knockouts. Kanya po makakasagupa si Johan Vasquez ng Dominican Republic. May kartadang 26 wins, 5 losses with 21 knockouts. Maraming nagsasabing si Abdullah Mason ang susunod na pound for pound king sa susunod na tatlong taon. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, pabalag ako para sa bayan. Basagan na bungo para sa akin, putek, pabor, pangayan. Magang Reno TV.